Okay guys, magpapasok ka na kaya naisip ko na maghanap ng mga gamit na pwedeng gamitin sa school. So unang naisip ko yung mga mall pullout shoes na galing talaga sa mall na may mga price tag pa. Ito yung mga black shoes, rubber shoes, next ko yung mga bags, tsaka mga gamit sa school. So ngayon, mga school supply. So ngayon, focus muna tayo sa mga mall pullout shoes for kids and for adult. So yan, pinapakita nila yung quality ng mga shoes na legit talaga na galing siya sa mall. So dalawang supplier to guys, not sure kung iisa sila ng bodega o isa silang sa team, kasi ibang picture nila same eh. Tinignan ko yung both Facebook nila is same lang. So naisip ko pag-isahin ko na lang yung kanilang video. So yan, ayan yung patunay na dinideliver sa kanila. Yung mga ayan guys, makikita nyo yung SMS to. Yan talaga yung legit na dumaan talaga sa mall kasi binigyan sila ng mga price tag. So, ibig sabihin guys, talagang na-event na i-display na ito sa mall. Karamihan dito na i-display na sa mall o kaya nalagay na sa mga stock. Kasi, nalagyan na sila ng price tag. Mapapansin nyo guys, iba ito dun sa mga mall. Sa may isa akong video ng mall pullout shoes. Yung ano ba to? Yung mga hindi pumasa sa mga sa factory parang quality ng mall. Kaya hindi sila nalagyan ng price tag, but the quality is the same. Yung mga hindi natin dinala sa mall. So, ang ginawa ni factory is benenta na dun sa mga seller o sa mga ibang supplier. Unlike dito is ito yung pumasa na sa factory quality ng mga mall like SM kasi nalagyan na sila ng price tag. Ang nangyari sa mga to, ito yung mga hindi nabenta. Tapos nag-supply na ulit si mall ng bagong mga design o yung mga bagong gawa nila. So kaya ang ginawa dito binibenta nila below the SRP price. So, feeling ko hindi naman masyadong nalugi si SM kasi kung magpresyo naman sila is times 2, times 3, ganun. So, kahit ibenta nila ito sa mas mababa ng 3 beses, feeling ko kumita na sila doon sa mga naunang nabenta nila no, bago lumabas pa yung mga design. So, ayan. Makikita nyo naman talaga guys yung mga ano, yung mga logo nila, iba't iba may mga ayan, ano tawag din pisha, Mr. Black. Yan yung madalas nating nakikita sa mga mall. Ayan, may mga box pa sila. So, legit talaga. Ayan, mamaya papakita pa yung mga iba. Ayan, papakita nila kung gano'ng katibay yung mga shoes. Ano yan guys, makikita nyo walang tahe, pero sa loob nakatahe yan sa loob. Parang maganda siya tignan. Yung iba kasi pag makikita mo yung tahe, medyo ang pangit tignan pag kita yung tahe. Kaya yun yung tinatawag ng mga mall quality. Unlike sa mga Changi, di ba? Pag bumili ka sa mga palengke, papatahi mo pa. Ang pangit na tingnan. At least ito, kahit medyo matagal na stock, matibay pa din siya kasi nga mall quality. Isang beses pala guys, pumunta ako sa Marikina. Yung iba palang mga branded sa mall, dun lang din pala nanggagaling. Isang beses dun, hindi pa natatatakan. Ang sabi nung manggagawa doon is dadalhin daw yan sa mall. Tapos sila na magtatatak. I mean yung mismong, hindi ko nasasabihin yung brand,
yung mismong company na yung magtatatak. Ibang company yung magtatatak. Ganun. Sila lang tagagawa ng plain. Plain lang na shoes. Tsaka mga sandals. So, ibig sabihin pala talaga yung mga makikina quality talaga ng mga shoes is pang mall quality talaga. Pwede nga international eh. Kasi yung mga branded dito is binibenta din naman talaga sa ibang bansa, yung iba. So, ayan guys, makikita nyo naman, quality talaga, ini-scratch pa nila. Kasi, ang problema sa mga nabibili natin sa palengke, pag linukot natin, magbibiak-biak yung balat. So, ayan, talagang flexible siya. Kahit mabasa siya ng ulan, hindi agad siya magbibitak. Kasi di ba pag nabasa tapos natuyo, dun talaga na nabibitak. So yan, isang beses pala daw nakabenta sila dito ng 50,000 pieces. Makikita niyo yung FB page nila mamaya at yung details. Check niyo na lang. So, pinagsama ko na yung video nilang dalawa ka kasi ang feeling ko talaga is iisa sila ng company o isa yung bodega nila. Kasi may mga photos dun na same sila eh. Yan, yan yung hammerhead. Kilala nyo naman yung mga ganyan, diba? Libo yan. Libo yan sa mall. So, may nakita ko dito, 50 pesos, binibenta nila. Yung mga may konting damages. Kahit naman may damages na yun, guys, tatagal pa din naman sa inyo yun. May mga mancha, scratches, ano lang yun, no? Dahil sa shipping, pag-ship, syempre, hindi na yan yung quality na talagang isi-ship. Kasi ano na yan eh, binibenta na yan ng bulto ng mall eh. Binibigay sa lowest price na yan. Ayan o, 708. Pinakita niya lang na yan talaga yung binibenta. Shopee price yun. Yan. Yung iba, mabibili nyo ng 50% off. Yung iba talagang halos ibigay na lang ni seller. So, guys, kontakin nyo na lang sila. Matapos na yung video. Ayan na. Yan dalawa sila, si Tiffany Valencia at si Zavo. Sa Alias Marilo Bulacan sila, nag-ship sila sa bus tsaka sa mga ibang shipping company like LBC, JTN Express. So yun lang, sana nakatulong ulit ako sa inyo. Please subscribe and click notification bell for the next videos natin. Goodbye and good luck sa business. Thank you.